La, pasensya na po pala kayo sa bahay, ha? Ano ka ba? Eh, sa ganito kami nakatira ng tatay mo noon sa probinsya, eh. Ah, ibig mong sabihin, dito kayo nagtago, dito man nakaambuan? Opo, La. Pasensya na kayo, pati ang apo niyo nadadamay sa problema ng pamilya namin. La, pati kayo muntik na mapahamak. Wala kang kasalanan, baby. Eh, pinili ng apo ko na protektahan ka, eh. At pwede naman niyang pabayaan ka, pero hindi niya ginawa yun. Special ka sa apo ko. La, Amy po pala talaga yung pangalan niya. Siya po talaga yung totoong kapatid ni Ma'am Beth, tsaka ni Ma'am Diana. Ibig sabihin mo lahat simula, wala kang niloko. Alam mo na kung sinong pamilya mo. Buo ka na. Pero lang hindi po ko mabubuo hanggat may nanggugulo sa amin. Hanggat hindi po kami nabubuhay ng tahimik na mga ate ko. Pero parang mangyari yun. Ang daming taong nadadamay. Mga taong wala namang kinalaman sa problema namin ang napapahamak. Marunong akong makipaglaban. Salamat, Jonaf. Mas natuto pa ako. Baka ito na ang panahon para mag-isa kong harapin si Badong at si Boss. Amy! Ginagawa mo? Kaalis! Laban ko na to, Jonah. Mag-isa ako na to. Hindi ako papayag. Jonaf, nakita mo naman pati si Lola Meeding nadadamay na, di ba? Sino pang susunod? Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. Yan yung tingin mo? Tingin mo pinapahirapan ko lang yung sarili ko? Tingin mo wala lang ibig sabihin sa akin lahat ng ito, ganun? Jonaf, pakawalan mo na ako! Jonaf, pakawalan mo na ako. Hindi ko mapapatawad yung sarili ko kapag may nangyari sa'yo. Mahal kita! Mahal din kita! Kaya hindi kita pakakawalan. Lahat gagawin ko, matahimik lang yung buhay mo. Lahat ng bahalang tatama sa'yo, haharangin ko, Amy, dahil mahal kita. Huwag mo akong iwan, Amy. Hindi ko hayaan mawala ka sa akin. Kala ko'y maktal si tatay. Makiting na pulis. Kasi madami nalulutas na kaso. Sigurado akong proud sa'yo ngayon ng tatay. Kasi tinupad mo lahat ng payo niya sa'yo. Tsaka hindi mo pinabayaan yung pamilya niya. Alam mo, baby, hindi mo naman kailangan maging matapang sa lahat ng panahon, eh. Kailangan mo ng kadamay. Jonaf, sobra-sobra na yung tulong mo. Minsan niya, nagtataka na ako.
Bakit ba ganyan na lang yung pagtulong mo sa akin? Kasi nagmamalasakit ako sa'yo. Maybe nahulog na ako sa'yo eh. Maybe gusto kita. Dahil sa akin napapahamak ka. Baby, kahit naman hindi maging tayo, delikado yung buhay ko dahil sa trabaho ko. Okay. Okay na delikado trabaho ko? Okay na di ka matatakot? Okay na... Okay na. Tayo na. Pangako ko sa'yo na kahit kailan, hindi mo na makakamdaman na nag-iisip. Naghahanap po sa inyo. Papasukin mo. Pasok po kayo. Hello, Miss Griselda Vizcara. I am Jacinda Sebastian. The Jacinda Sebastian. Kilala kita. Halika. Pasok. Halika, maupo ka. Kahit Griselda na lang. You can call me Jacinda. Anong maipaglilingkod ko sa'yo, Jacinda? Gusto ko lang ipaalam sa'yo na yung mga taong pinasok mo sa buhay mo, mga ahas, or shall I say, anay, na unti-unting sisira sa'yo. Tungkol ba to sa alok kong pagtulong sa negosyo ng anak mong si Vlad? Ayaan mo. Pag-iisipan pa naman niya. Pero nakakasiguro ako na tatanggapin niya yung alok ko. Sinong aswa ang tinutukoy mo? Si Diana ba? Natukoy mo. Clap, clap, clap. Alam ko naman ang atraso sa'yo ng magkakapatid na yon. Kinuha nilang magkakapatid ang mga anak mo. Natanggal ka sa pagiging judge mo, hindi ba? Ang dami pala. Kaya pa ba? Clap, clap, clap. Huwag kang mag-alala. Pareho lang naman tayong gusto. Ang pabagsakin ng magkakapatid na yon. Bakit? Anong ginawa nila sa'yo? Huwag ka na masyadong maraming tanong. Akin na lang yon. Matagal na tayo nagtutulungan. Mapagkakatiwalaan mo ako. Basta kung ano man ang mangyari, make sure na walang mangyayaring masama kay Vlad. Ipangako mo. Madali akong kausap, Jacinda. Magkita tayo minsan. Let's see.